Good morning, good morning. Thank you, Lord, for another day of my life. Ngayon ay Wednesday morning at maganda ang araw sa labas at walang ulan ngayon. So, good morning mga kacharan. Oh my God, thank you, Lord, for another day. At kami ay nagising ng nalusog. Walang anumang nararamdaman. Thank you, Lord, sa aking mga kaibigan, sa aking mga kakilala. Maayong buntag kaninyong tanan. Maayong morning. Ano ba gagawin natin ngayon? Araw na to. Actually, mga kacharan, wala pa akong idea kung ano ang una kong gagawin today. Kasi hindi pa ako nakapag-ayos doon sa aming Christmas village. So, maybe later. Tatapusin ko siya mamaya kasi malapit na magpasko, and then plan ko kasi uwi muna ako ng province. So tatapusin ko muna yung mga dapat kong gagawin bago ako uuwi, kasi nga ang mga tita ko may edad na sila, so tutulungan ko sila bago ako uuwi. Gusto ko namang dalawin muna yung aking mga junakis at marami pa akong dapat ayusin doon. At yun nga, meron akong plan kung kailan ako uuwi muna. Dadalawin ko muna sila, and then maybe mga a week. Oh my God, ang sarap tulog. Oh my God, so maganda ang araw ngayon, kaya mukhang marami-rami ang ating magagawa kasi walang istorbo dahil maganda ang araw. Papakita ko sa inyo, mga kacharan, yung labas. Okay. Ito. Ito. Maganda ang araw. Ayan. So, ang sikat ng araw ay maganda, maliwanag. Ito yung aking halaman. Tuwing nilalabas ko sila, pinaiinitan ko. Kasi kawawa naman. Actually, nakalagay ito sa sa loob ng banyo. Ginagawa ko, nilalabas ko siya sa araw para naman mainitan. Kasi kawawa naman, hindi sila nasisingil ng araw. So, oh my God. Ano ba pwedeng gawin mo na natin for this time? Kasi, kagising ko lang. Ito, gulo-gulo ng mukha ko. So, yun. Ay, life. Nakakabagot na talaga. Laging nagla-lockdown dito. Tapos, bawal lumabas yung, syempre, yung may mga protocol sila na hindi mo pwedeng labagin. So, kailangan stay safe din. Kasi hindi ka pwedeng labas ng labas eh. Mahirap na. Ang daming,
nagkakaroon ng sakit. So, mas ano, safe pag nasa loob ka lang ng bahay. At least, yung environment mo, alam mo na hindi ka naka, kasi alam mo yung virus is, ano siya, airborne. So, kailangan, you have to be safe kasi para na rin sa sarili mo, kapakanan at sa family mo. So, ayun. So, madalas, pagka hindi kailangan, nandito lang ako sa loob ng bahay. Yan, kung ano-ano na lang ginagawa. Tapos, ayun. For the whole day, ganun na lang parate. Pagka walang importanteng lakad, dito na lang sa bahay, mas safe. Kasi nakakatakot sa labas, sa totoo lang. At yun nga, kapag lalabas ako, ginagawa ko, naliligo ka agad ako ng warm water or minsan nga mas ano pa, talagang mainit. Kasi syempre, nakakatakot. Alam mo na, dapat natin pangalagaan ang ating kalusugan. Kasi sa hirap ng buhay ngayon, tapos magkakasakit ka pa, napakahirap. So, keep safe, mga kacharan. Kasi, syempre, buhay natin, dapat ating pahalagahan. Kasi marami pa tayong purpose dito sa mundo, kaya tayo nabubuhay. So, si Lord lang na nakakalam ng lahat. So, napaka-precious ng life natin na dapat nating pangalagaan. So, ito nga, habang naghihintay ako, ang hirap ng buhay, guys. Alam mo, sa totoo lang, napakahirap. Kasi unang-una, tulad ngayon, wala akong stable job. Wala talaga as in. Kasi nga, unang-una, naghihintay ako doon sa call ng agency, ganyan-ganyan. Tapos, andyan yung, syempre, may mga prioridad ako na dapat unang gagawin ko, ipupush ko. Tulad ng family ko sa province, kailangan ko munang umuwi. Kailangan ko muna silang i-secure na hindi sila, ano, just in case na makaalis na ako at magtatrabaho sa malayo. Alam niyo na yung buhay natin, kailangan natin magsikap, kailangan natin, ano, syempre, kailangan natin gawin yun for the sake of our family. So, ayun, kailangan kayod hanggat kaya. I need prayer. Kasi si Lord naman nakakalam ng lahat kung ano ang mabuti para sa atin. So, be positive lang, think positive, para syempre, prayer is the best. Kasi si Lord lang nakakalam ng lahat kung ano man yung willingness niya para sa atin. So, yun nga, syempre, family first. Kasi kailangan ko muna silang i-secure doon, and then after that, if let's say 2 years akong mawawala or more, hindi natin alam. So, kailangan yung aking ano, sarili kampante na okay sila, maayos ang kanilang kalagayan. So, yun nga, unahin ko muna, uuwi ako ng province muna sa ganun, maayos ko muna ng lahat, and then pagbalik ko tuloy-tuloy na, hopefully. Kasi, syempre, alam mo na, marami tayong dapat gawin. So, doon pag umuwi ako, marami akong papakita sa inyo na excitement. Kasi sa amin, talagang ano, sa Negros, ano siya, tourist attraction. So, marami ka doon ano, makikita maganda. Pag nauwi ako doon, kukuha ako ng ano, ma-video or live para makita nyo yung aming place. Napakaganda. So, mga kacharan, I think ito muna ang masasabi ko this morning kasi mamaya, we'll see kung makakaakyat ako sa third floor. Merong, ano doon, magandang, ano, natatanaw. So, I try my best. Baka makuhanan ko ng photo or maybe a little bit a video coverage on the top para makita nyo, and then si-send ko sa inyo. I-share ko sa inyo. Okay, see you there. Bye!